Then pinash ka left and right. You're ready for that. Showbiz reporter. So, may natutunan ka ba doon? Naging mas ano ka pa ngayon? Sabi ba natin, naglilo ka ba o mas naging matapang ka ba? And paano, ano yung naging reaction mo na nabash ka, binuli ka nung presentation? Kayo na natingin sa akin. Balik na ba tayo maling sa It's just a reaction doon sa, it's a pure reaction and opinion doon sa article na nabasa ko na sinabi nga na ang Pasko ay or kawawa mga bata, tuwing Pasko may mga Christmas bonus ang mga tao, gusto nilang manood ng gusto nilang pumunta ng sinihan, maging masaya, manood lang. So, ang independent movies or indie movies, hindi dapat tinataw ang movie plus ko yan. Dapat hindi sa movie plus, which I found with the videos. So, nag-react na ako doon. Parang umitik ako doon. Tapos, nilabas ko lang siya as my personal opinion. Ngayon, siguro hindi ko nabantayan. Eh, hindi ko na-click na friends lang yung mga kapita. So, ang nangyari, may setting. So, ang nangyari, nagulat na lang ako na may nag-tag sa akin, may isang article na lumabas. Ang nakasulat, Mercedes Cabral tinawag na idiot si Mother Lina. Na nung nabasa ko yun, nagulat ako. Na parang na, andun yung ano yung kilala kita eh. Tapos, kinamin mo without even asking first. At hindi mo man lang tinanong kung saan ang galing yung sinabi ko. It's something personal sa akin, pero ginamit mo para gawan ng article at gawing i-publicize. Hindi ko alam kung anong intention mo. Alam mo na nga na nagkakagulo ngayon, idadagdagan mo pa. Parang you're not helping. Kasi nga ngayon nga, dapat nga nagkakaisa tayo eh. Nagsusuportahan tayo sa isa't isa eh. But you're not helping. So I don't know kung ano yung motivo mo dito. Tapos naging labas, parang sinabi ko ng diretsahan dun sa tao mismo. And ang nakikita lang ng tao is the word effing idiot and mother. Na ang tingin ko din nung umpisa, kung wala naman yung cuss words dun sa dulo ko, will it matter yung sinasabi ko? Hindi lang naman ako yung nagsasalita eh, na negatibo about that article. May mga nababasa din ako na mga negative comments din tungkol doon. Pero tingin ko naging gumulo lang dahil doon sa password. Yes. Na ginawan siya ng issue because of that. So yeah, ang natutunan ko eh, siguro nga, and sinasabihan nga ako ng manager ko na simula ngayon, kailangan kong ingatan or kung meron man akong pinanginindigan or pinaglalaban, kailangan kong ingatan kung paano ko susunod ko ito. So, ayun. Yun na yung sound and good. So, ayun. And of course, ano lang din naman ako eh. Tao lang din naman ako na naapektuhan din sa mga bashers. Minsan nga eh, may mga tanong na, are you gonna apologize sa mga family? Yun nga, parang sa akin, kung meron man akong sasabihin kasi, I'm not gonna say it in public. I'm not gonna invite like audience to hear what I'm going to say. Kasi parang kaplastikan siya eh, na kung may problema man ako sa isang tao, galing ko kasi nadinidiretso ko siya. And hindi ko kailangan ng audience. Para saan? Eh, hindi naman para sa inyo ako mag-a-apologize eh. Kung magkakataon na magkita kami, then I'm gonna be cautious. And unang-unang hindi ko naman tinitira yung mga ginawa. Wala akong sinabing masama about sa mga gawa ng legal films. Kasi nandun nga sa isang malaking tulong din kung bakit din nandito yung
kung bakit hindi ko na rin ang independent scene ngayon dahil din sa legal. So sa akin, never ko tinira yung mga gawa nila. Sila, it's just a reaction. Tuon lang sa sinabi na kawawa mga bata tuwing paso dapat ganito. So yun lang yun. And yung mga bashers na binitira ako ng sobrang personal na mas pastos, sasabihan ako na very disrespectful. Yes, sige, ibigay na natin na disrespectful yung cusword. Pero paano din yung mga ibang tao na sobrang binabastos din ako at tinitira ako personally? Na hindi na related sa issue eh. Like, why are you targeting me ng ganyan? Na parang ano to, high school, kapihan, parang oh, sinabi sa'yo ganito ah. So, parang high school, which is so immature para sa akin. So, at the end of the day, how do you deal with bashers based from that experience? Yeah, hindi ko siya binabasa. And plus, yung parents ko, sabi ako, huwag mo basahin. Kasi, hindi naman ako kilala ng mga tao na yan. And sa akin nga eh, ang mga tao kasi, they tend to focus on the negative things. And now that I'm talking to you guys, now na kung may lalabas tungkol sa sinasabi ko ngayon, will it matter? I don't think so. Kasi nagsasabi ako, kasi i-explain ko yung side ko. I think wala rin magsasalita na eh. Marami like, lang kasing sumasawsaw. Yeah. Yun lang. Itigil na natin yung pagkahon sa or paghiwalay ng independently produced films and mainstream films. Kasi ano yan eh, pelikula ay pelikula. Plus, meron nila film festival. It's about celebration of stories and films and storytellers. So, sana gano'n na lang, hindi yung nagsisiraan tayo at kinakahon natin na hindi dapat tuwing Pasko ganito lang tayo. Walang label.